Ayan, good morning mga ka-idol. Kumusta po kayo? Medyo malungkot tayo ngayon mga ka-idol. Grabe yung nangyari. At kanina nga abang naglalako ako mga ka-idol, yung sasakyan ko, naka-atras. Ito oh, ito dito ako naka-park. So hindi ko alam, lumuwag yata yung handbrake ko mga ka-idol. Bigla siyang umatras daw dun. At naglalako nga ako dun sa LTO. Yung face mask yung mga paninda ko. Yung mga paninda ko. Eh, biglang umatras. Hinihintay ko yung ano, may-ari mga ka-idol, sana mabait. Ayun yung ano, damage so. Ayun. Ayan. Lalako kasi ako sa LTO kanina. Hindi ko naman sinasadya. So sana mabait yung may-ari, mapakiusapan natin. Ayun, ayun mga paninda ko mga ka-idol, oh. Kinuha na nila yung lisensya ko, binigay ko na sa pulis yung ORCR na sasakyan ko. Sana mabait yung ano, may-ari. Hintayin natin mga ka-idol. Ayan, mukhang ano, AFP. AFP mga ka-idol, oh. So sana mabait si sir para kahit papano makiusap tayo. Hindi naman natin sinasadya yung pangyayari mga ka-idol. Aksidente naman yun. Abangan natin, hintayin natin yung mga yung may-ari. So ayan, bago natin ituloy-tuloy ang video ito mga ka-idol, muli po akong magpapaalala sa inyo sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel. Tingnan niyo, i-search niyo ibang mga video ni Leo. Playlist ko po yung mga charity. Ang dami niyang mga charity. Dami niyang tinutulungan din. Kaya ang galing. Pa-subscribe po at papindot ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. At yun nga mga ka-idol, bago natin tuloy-tuloy panoorin ang video ito, tatanungin ko po kayo, kayong mga nanonood dyan. Kung sakaling kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano po ang gagawin ninyo? Tama po ba yung naging desisyon ko? Tama po ba yung ginawa ko? At kung kayo naman po ang nasa kalagayan ni Sir, yung sundalo, ano po ba yung gagawin ninyo mga ka-idol? Malinaw pong mayroon din pagkakamali si Sir kasi po yung kanyang parking ay nakasakop po sa mismong kalsada, sa daanan po ng mga sasakyan. Mag-comment po kayo ng inyong reaction kung tama po ba yung naging desisyon ko mga ka-idol. Ayun na nga mga ka-idol, nakita natin na mukhang sundalo yung may-ari ng sasakyan na naatrasan ko. Ayun o, AFP. At sabi na nga ng mga ususero, naku, patay ako kasi sundalo yung may-ari at pulis. Pero mga ka-idol, kahit naman sundalo, pulis pa yan o, kahit pa nga senador, di ba? Kung mabait naman siya. At sabi ko nga mga ka-idol, wala naman na hindi nadadala sa magandang usapan. At ako naman na hindi tumatakas. Ayun nga oh, yung mga paninda ko mga ka-idol. Hindi naman ako tatakas eh. Diba? At hintayin natin kung anong magiging resulta pagbalik ni Sir. Kung anong ano, makikiusap tayo mga ka-idol kasi kasalanan ko rin. Hindi ko alam kung bakit ganun. Baka lumuwag yung handbrake ko mga ka-idol. Hindi ko na isagad. Yun oh. So ayan nga yung ano, parking ni Sir. Medyo mali din kasi nasa labas siya ng ano, kalsada. Hindi siya doon sa ano. Pero tingnan natin yung magiging sitwasyon mga ka-idol kung sakasakaling dumating na yung may-ari. 2 hours later. Ayan mga ka-idol, ayan, nandito na ako sa bahay ngayon at nakauwi na nga po ako. At yun na nga mga ka-idol lang nangyari, pumunta kami sa police station at sabi nga ay gagawa ng police report. Pero pagdating dun sa police, ay sabi ng police baka pwede kami mag-usap. Ayun, nag-usap nga kami mga ka-idol at ang sabi sa akin ni Sir, 5,000 daw yung damage ko at yung kung ipapagawa ko yung sasakyan ay 5,000 po yung damage. At yun nga mga ka-idol, nakiusap ako kay Sir, sabi ko Sir baka po pwedeng 3,000 na lang kasi ungat kasalanan ko naman pero hindi ko naman sinasadya, aksidente po yung nangyari. Yun nga mga ka-idol, at sabi ng kanyang kasama, nga at hindi ko naman sinasadya pero ako pa rin dapat ang sasagot dun kasi akong may-ari ng sasakyan. At yun nga mga ka-idol, muli akong tumawad sa 4,000 kasi sabi ni Sir kung 3,000 magsisettle pa kami sa susunod na panahon para ikompleto yung 5,000 pesos. So sabi ko Sir para hindi na tayo mag-usap ulit, 4,000 na lang. At yun na nga, pumayag si Sir, mga ka-idol, at nadali yung benta ko na mayigit 2,000. Ang saya ko pa naman kanina mga ka-idol kasi pagkarating ko sa Mahogany Market, nakabenta agad ako ng 1,800 something, wala pang 30 minutes.
Tapos nakabenta pa ako ng mga face mask at yung face mask holder din, nakamahigit 2,000 ako. Sabi ko, ayos ah, umaga pa lang. Iba pa yung benta na misis ko sa palengke. Kaso mga ka-idol, yun na nga, bigla namang ganun nangyari. Eh, kulang pa tuloy yung 2,000 ko. Buti mayroon akong sabit-sabit sa wallet ko na ano, 2,000 din. Kasi mga ka-idol, yung kahapon nag-business permit ako sa Indang. Ginawa kong quarterly mga ka-idol para makatipid ako. Yung pala, madadala rin ngayong araw. So, ayan na nga mga ka-idol, bagamat kasalanan ko talaga mga ka-idol kasi hindi ko na-secure yung aking handbrake. Pero mga ka-idol, sa aking pag-analyze mga ka-idol ay may kasalanan din po si Sir kasi yung kanyang parking ng sasakyan ay yung kalahati ng kanyang sasakyan ay nasa gitna ng kalsada. Eh kung yung po ay na-parking ni Sir doon sa tamang parkingan talaga, kung sakali man umatras yung sasakyan ko at lumuwag yung handbrake, hindi ko siya madadali kasi kalsada lang po yung ano ng aking sasakyan ay sa kalsada lang po. Eh kaya sana po sa susunod po ang parking po natin ay itama naman po natin yung parking. Huwag po doon sa kalsada. At katulad nga po niyan, alam ko naman po na pagkakamali ko at lahat tayong mga tao ay talagang nagkakamali mga ka-idol. Hindi naman tayo perfecto. Ako inaamin ko yung pagkakamali ko mga ka-idol. Pero syempre, may pagkakamali din si Sir. Kasi doon siya nagpark sa may kalahati ng kalsada. Yung kalahati ng kanyang sasakyan nasa kalsada. Eh, di ko na masyado kanilang inopen yun kasi siyempre siya yung na-damage. Pero kung sana nakaparking si Sir dun sa maayos na parkingan at kahit umatras pa man yung sasakyan ko, hindi ko siya madadali, hindi ko siya mahahagip. Di ba mga ka-idol? At sa akin mga ka-idol, ganun na lang ginawa ko kasi siyempre ako busy rin akong tao, nagtitinda ako, ayoko na rin ang maabala ako. At yun na nga, sabi ni Sir, ayaw niya rin maabala, ganun na lang yung ginawa ko, di ba? Piniharap ko na lang yung 4,000 at pumayag naman si Sir. So Sir, maraming salamat sa inyo. Big shout out. At magpapaalala rin ako mga ka-idol sa aking mga kapwa driver. Alam ko, kahit sabihin natin, sayo na tayo, magaling tayo. O, nagkakamali pa rin tayo kasi wala naman pong perfectong tao mga ka-idol. Ako nga eh, tagal ko na rin nagdadrive. Ang tagal ko na rin nagpa-parking na talagang sinisecure ko. Hinahandbrake ko pa. At saka kinakambyo ko, nilalagyan ko paminsan ng kalang. Eh sa kanina nakalimutan ko, 'di ba? Kasi ang aksidente mga ka-idol, hindi naman natin alam kung kailan papasok. So, palagi natin i-secure sa mga susunod. Katulad ko, susunod i-secure ko na talaga mga ka-idol kasi grabe, sayang din yung 4,000 ko. Panggastos ko na yun dun sa ano, sa susunod na gagastusan kong permit kasi kukuha ako ng ITR. My goodness. So, ayan mga ka-idol, senior ko lang sa inyo yung pangyayari sa akin kanina kasi grabe, nagulat talaga ako. Ang saya ko pa naman talaga kasi maganda yung benta ko. Tapos si umahango si Kuya. Kuya, sabi sa akin, Tol, yung ano mo, sasakay mo naka-atras. Kotse. My goodness na ano ako, maganda siya ako mga kayo. Kasi pag sabing kotse, alam ko, bago eh. Eh, bago nga. Eh, salamat naman na napakiusapan ko si Sir. So ayan mga ka-idol, hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana ay nakapagbigay sa inyo na naman ng lesson yung video natin ito. At mag-ingat po kayong lahat dyan, lalo na sa mga kapwa ko driver. At panatiliin po natin yung pang-unawa sa ating kapwa dahil wala naman talagang perfectong tao. Muli, maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. At muli po ako magpapaalala sa mga hindi pa po niya nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Para updated po kayo sa mga next upload ni Kuya Leo. Bye-bye!